Sino ang mga dating Kapuso female celebrities na naging Kapamilya artist na? Kilalanin. Welcome, PhilDO TV 2.2. Number 11, Ann Curtis. Kapamilya since July 2004. 17 years ang kanyang ginawa bilang bida sa telebisyon katulad na lang ng Hiram noong 2004 hanggang 2005, Kampanerang Kubo noong 2005, maging Sino ka man noong 2006 to 2007. Diyosa noong 2008, The Wedding in 2009, Green Rose in 2011, at Kailangan Ko'y Ikaw in 2013. Naging host din siya ng noontime show na It's Showtime in 2009 hanggang sa ngayon. At in 2014, she portrayed the iconic comics character in Mars Rave Blues Jezebel. Number 10, Tony Gonzaga, Kapamilya since 2005-16 years. Matapos siyang lumipat sa ABS-CBN noong 2005. Si Tony kalaunan ay naging isa sa pangunahing mga host ng serye ng Pinoy Big Brother at ang Sunday Musical Variety Program na ASAP. Sa parehong taon, si Tony ay bida bilang isa sa mga pangunahing nangunguna sa kanyang kauna-unahang pelikulang komedya, ang The Another's. At sa kanyang unang primetime drama series na Crazy for You kung saan si Luis Manzano ang kanyang love team. Noong 2013, si Tony Gonzaga kasama si Robbie Domingo ay nag-host ng isang reality show na The Voice of the Philippines. Pagkatapos ay nagbida siya sa Four Sisters and a Wedding na nagang director nito ay Kathy Garcia Molina kasama si Nabea Alonzo, Shaina Magdayaw, Angel Locsin at Enchong D. Sa pagtatapos ng taon, nag-host siya ng fifth season ng Pinoy Big Brother. Noong 2014, tinanghal si Tony upang ilarawan ang papel ni Jen Ina, Jeannie, Gonzalez sa pelikula, ang Start Over Again, na isang instant box office hit. Sa parehong taon, inilarawan niya bilang si Julie Matahimik Valentino sa sitcom ng ABS-CBN na Home Sweetie Home na nangunguna sa kanya kay John Lloyd Cruz. 2019, naging main host ng The Voice Kids. Ngayong 2020, naging host siya online show na I Feel You and Pinoy Big Brother Connect. Number 9, Angel Locsin. Kapamilya since August 2007, 14 years, sa GMA Network mula 2002. Naging tanyag siya para sa kanyang mga prominence sa telebisyon bilang Alwin na sa serye na may temang Pantasya noong 2004. Namulawin at bilang superheroine na Darna sa TV adaptation ng Mars Revello eponymous comic. Si Angel Locsin ay isang artist ng kontrata ng GMA Network hanggang umpisa ng 2007. Hanggang sa lumipat siya sa karibal na network nito, ang ABS-CBN. Naging bida siya, bilang like sa seryeng na Lobo. Nakinita sa kanya ng nominasyon ng International Emmy Award para sa pinakamahusay na pagganap. Nang maglaon, siya ay nagbida sa mga pelikulang In the Name of Love at One More Try, kung saan nakakuha siya ng kritikal na pagkilala para sa parehong pagganap. Ang dalawang pelikula ay nakuha kay Angel Locsin ang Star Award para sa pelikulang Actress ng Taon at the Box Office Entertainment Award for Film Actress of the Year. Noong 2013, nanalo siya ng FAMAS Award at ng Film Academy of the Philippines Award para sa pinakamahusay na artista para sa kanyang pagganap sa One More Try. Currently seen in Iba Yan. Recently seen in The General's Daughter. Number 8, Karil. Kapamilya since December 2008, 13 years.
Matapos ilabas ang una niyang album, naging co-host at performer si Karil sa ngayon ay wala ng programa na SOP ng GMA7. Sumabak din siya sa pag-arte sa TV. Ang kauna-unahan niyang artista sa primera sa telebisyon ng GMA7 na Twin Hearts bilang si Iris. Karil was one of the hosts of GMA7's Pinoy Idol, along with Rian Ramos and Richard Gutierrez in 2008. Bumalik na ang singer-actress. Patuloy na host si Karil sa Showtime ngunit dahil sa kanyang schedule ay regular na lamang siyang lumilitaw na semi-regular sa ASAP. Sinabi rin niya na may mga alok para sa kanya na gumawa ng mga lokal na serye sa TV ngunit dahil sa kanyang schedule ay nagpa siya siyang tanggihan ito. Noong 2013, nakuha niya ang role na Cinderella sa Rodgers at Hammerstein's Cinderella kasama si Christian Bautista bilang Prince Christopher. Currently seen in It's Showtime. Number 7. Iza Calzado, Kapamilya since January 2012, 9 years. Noong 2005, gampanan niya ang papel na Amihan, ang reyna ng mga diyosa sa Encanted niya. She continued to play the role of Amihan in its prequel, Etheria. Kalaunan ay nag-sign contract bilang isang artist sa ABS-CBN. Bida siya sa kanyang unang drama series na Kahit Puso'y Masugatan, kung saan kasama niya sina Andy Eigenman, Jake Cuenca at Gabby Concepcion. She portrayed Patty sa blockbuster hit na pelikula, Ang Start Over Again kasama sina Piolo Pascual at Tony Gonzaga. Nagbida rin siya sa family drama na Hawak Kamay kasama sina Piolo Pascual, Zay G. and Harinello, Zay Riel Manabat, Biesha Camille at Andrea Brillantes. Currently seen in, Ang Sa Iyo Ay Akin. Recently seen in, Love Ang Emily. Number 6. Kayla, Kapamilya since February 2015, 6 years. Kilala sa Pilipinas bilang The Queen of R&B, ang kanyang obra ay nakakuha ng maraming mga achievements, including a star on the Walk of Fame in the Philippines and MTV Video Music Award, 12 Awit Awards, 4 MTV Philippines Music Award, and 6 Mix Music Awards. She was honored by the Philippine Society of Composers, Singers, and Publishers for her contributions to music as one of the first pioneers of R&B music in the country. Currently seen in, Asap Natin To, Ang Tawag ng Tanghalan bilang isang hurado. Number 5. Kaya, Kapamilya since July 2016, 5 years. Siya ay isang talent ng GMA Network ngunit kalaunan ay lumipat sa ABS-CBN. Kung saan nagsilbi siya bilang isang head jury ng Tawag ng Tanghalan segment ng Philippine Noontime Variety Show na Ito Showtime at tagapalabas sa ASAP. Si Jaya ang kauna-unahang recording artist ng Filipino na nag-chart sa United States. Currently seen in, Tawag ng Tanghalan. Number 4, Yasi Pressman Kapamilya since July 2016, 5 years. Noong 2009 siya ay nag-sign up bilang isang Viva Artists Agency at Viva Entertainment contract star at naging regular talent ng network ng GMA bilang isa sa mga female dancers ng SOP. Kilala si Pressman bilang Princess of the Dance Floor ng Party Pilipinas. Nang mapalitan ang SOP ng Party Pilipinas, naging bahagi si Pressman ng Sayaw Pilipinas. Currently seen in, FPJ's Ang Probinsyano. Recently seen in, The Tapes. Number 3. Ivana Alawi, Kapamilya since April 2018, 3 years, Alawi was a contestant of the 6th season of GMA 7 Starstruck which aired in 2015 and signed with GMA Artist Center.
Noong 2018, lumitaw si Alawi bilang Rina sa Precious Hearts Romances Presents ng ABS-CBN, Araw Gabi. Makalipas ang isang taon ay lumitaw siya bilang amor sa Ang Probinsyano. Nagdebut ng pelikula sa pelikulang Open at kalaunan ay naipasok sa Metro Manila Film Festival entry na tatlo, Paul Trouble, Huli Ka Balbon, at lumitaw bilang Lolita sa Sino Ang May Sala, Mayo Kalpo, which she was awarded Best New Female Personality in the 33rd PMPC Star Awards for Television. In February 7, 2020, Alawi signed a 2-year exclusive contract with ABS-CBN. Number 2, Regine Velasquez, Kapamilya since October 2018, 3 years. In 2016, she played the role as Rita Villan sa Poor Senorita. In 2017, Regine Velasquez was given full creative control as executive producer on her album R2K, 1999, na naging highest selling ng female artist sa Pilipinas. Sa panahong ito, nanalo si Regine Velasquez sa pag-arte, nagampanan na lead role sa romantic comedy na pelikulang Pangako Ikaw Lang, 2001, na kung saan nakatanggap siya ng isang Box Office Entertainment Award. At ang drama series na Maalaala Mo Kaya, 2002, which earned her a Star Award for Best Actress. Pinalawak nga ang kanyang karera sa mga reality talent show sa telebisyon. Nagsisilbi bilang isang presenter sa Star for a Night in 2002, Pinoy Pop Superstar in 2004, at The Clash in 2018. At as a judge on Starstruck in 2015, and Idol Philippines in 2019. Currently seen in Asap Natin To. Recently seen in Yours Truly, Shirley. Number 1. Janine Gutierrez, Kapamilya since January 2021. Janine Gutierrez ang pinakabago na kapamilya artist. Kakasay niya lamang noong nakaraang buwan. At may niluluto itong teserye at movie sa Kapamilya Channel. Currently seen in Asap Natin Ta. Don't forget to subscribe, to like, to share, and comment. PhilDOTV 2.2